Ano nga ba ang tinatawag na science of familiarity? Yan ang ating pag-uusapan ngayong araw, dito lang sa RCJ4TV. Pero kung bago ka pa lang sa channel na ito ay mag-subscribe ka na para isa ka na kaagad sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago akong uploads. So di na natin ito patatagalin pa at umpisahan na natin. Okay, let's start! Ano nga ba ang science of familiarity or minsan ay tinatawag na theory of habituation or familiarity principle? Science of familiarity is the mere exposure effect is a psychological phenomenon by which people tend to develop a preference for things merely because they are familiar with them. In social psychology, this effect is sometimes called the familiarity principle. Ang theory or principle na ito, mga kaibigan, ay isa sa mga factor kung bakit karamihan sa ating mga tao ay hindi marunong makontento. Ito ang part sa ating mga sarili na nakakaranas tayo ng high level of happiness, then after that babalik ulit tayo sa normal state natin, after natin maranasan ang ibang klaseng experience. So paano pumapasok ang familiarity theory sa ganitong sitwasyon? Para mas mabilis natin maunawaan, mga kaibigan, ay magbibigay ako ng ilang mga halimbawa. Halimbawa, mayroon kang isang bagay na talagang gustong-gusto mong magkaroon ka. Let's say, gustong-gusto mo magkaroon ng bagong model ng iPhone. At noong nagkaroon ka na ng iPhone, ay talaga namang naging masayang-masaya ka noong araw na makuha mo ito. Pero alam mo ba, kaibigan, yung same level ng happiness na meron ka noong nakuha mo yung isang bagay na gusto mo, ay hindi na katulad ng mararamdaman mo sa mga kasunod na araw. Diyan na papasok ang familiarity theory. Kasi nandun ka na sa real expectation, dahil alam mo na yung feelings ng may sarili kang iPhone, ay hindi ka na masyadong ma-amaze or magugulat. Next example, bakit ito tinawag na theory of habituation? Kasi kapag ang isang bagay ay paulit-ulit mong ginagawa ay bumababa din ang level of conversion para ganahan kang gawin ito. Halimbawa, si X ay isang bagong empleyado sa isang department store sa isang mall. Dahil first day ni X sa trabaho, ganadong ganado siya dahil ito ang kanyang first time na magtatrabaho siya sa mall. Ngayon, lumipas ang ilang linggo, buwan at mga taon niyang pagtatrabaho, at napansin niyang parang nagsasawa na siya sa trabaho niya kahit na ginagawa naman niya ang best niya sa bawat araw, ay parang may kulang na sa ginagawa niya dahil hindi na niya nararanasan ang excitement sa trabaho na katulad ng unang araw niya dito. Pero bakit nga ba dumadating sa isang tao na tinatamad na sila sa trabaho? Una, mababa ang conversion level ng kanyang pinagtatrabahuhan. Ang conversion level, mga kaibigan, ay yung level of persuasiveness sa kanyang workplace. Kumbaga, sa isang mahinang kumpanya, hindi nito nabibigyan ng inspirasyon ang mga empleyado niya para lalo silang ganahan sa trabaho. Another example, sa magjowa, bakit dumadating sa time na nagkakasawaan na ang dalawang magpartner? Ito ay dahil pa din sa theory of familiarity. Kung ang boyfriend or girlfriend nyo naman ay wala nang ginawa kung hindi pa ulit-ulit kayong lokohin. Sabihin mo sa akin, kaibigan, hindi ka ba magsasawa kung paulit-ulit kang lolokohin ng taong mahal mo? Dito ang level of conversion ng magpartner ay bumababa na dahil kung paulit-ulit ka nga namang lolokohin, ay hindi ka na din gaganahan makipag-usap at makipag-ayos pa. Pero sabi nga nila, pagdating sa pag-ibig, walang matalino, walang bobo, dahil pagdating sa pag-ibig lahat ay natatanga at nabobobo. Last example, gusto mong makapasa sa licensure exam. At noong nakapasa ka na, sobrang saya mo noong araw na yon, pero the next day, ang level of happiness noong mismong araw na pumasa ka sa board exam ay hindi nakagaya ng level ng happiness na meron ka on the next day. At siguro yan din ang mga dahilan kung bakit halos lahat sa ating mga tao ay hindi marunong makontento. Dahil tayong mga tao ay likas na adventurous at gusto natin ng mga bagay na may excitement, gusto natin ng mga bagay na magiging masaya tayo palagi pag nandun tayo sa ganong pakiramdam. At siguro ito din ang mga dahilan kung bakit ang pakiramdam ng pagiging masaya ay napaka-rare at hindi natin palagi nararanasan. So that's all for this day. Hanggang dito na lang muna, mga kaibigan, at maraming salamat po sa walang sawang suporta sa ating maliit na tambayan, at see you on the next episode. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay mayroon kang natutunan ngayong araw. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay maraming salamat sa iyo. Kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito, ay mag-follow, like at share ka lang sa @RCJ4EducationalVlog upang patuloy kitang ma-notify sa aking mga future uploads. Hanggang dito na lang, kaibigan, at mag-iingat ka palagi. At maraming salamat ulit sa inyong lahat. God bless at hanggang sa muli.